Hello everybody. At tayo'y nagbabalik. Balik loob sa LOR, man. What's up? So, daro ulit tayo, man. Na-inspire tayo kay Adultrosity or kay Adele. Siya yung founder ng Tyrus, ang ating big boss. And also, our seasonal runner-up, man. Muntik na naging champion. Isa na lang, man. So, ayun. Naiinganyo tayo maglaro ulit, man. Kasi, galing eh. We got the hype, man. We got the hype. So, patapos na rin ang season. At hindi na tayo nakapag-master, man. Huminto kasi tayo maglaro eh. At medyo naging busy nga lang tayo. So, may ginawa akong deck. Itong Zoe Aphelios Darius deck. It's more of a base, unit-based deck siya. So, ito siya. Blade Squire, Space Sketcher. So, more of a asa tayo dun sa weapon ni Aphelios and sa mga invokes. Invokes ng mga celestial. Plus, we'll go with the kill with Darius or yung ano natin, tawag natin yung decimate. So, we'll do this on a 3 series. Sinubukan ko nga lang kanina yung 3 rank game na dire-diretso. Hindi kinain na cellphone ko, man. So, I think I'll upload at least 1 game a day of this deck to check for the matchups kung tingnan natin kung okay ba. Pero after this kasi today's Wednesday, mamaya lalabas din bagong expansion, so we'll try to finish these 3 games and after that we'll try to build a new deck from the new expansion or kung may magandang meta we can try that out. So let's do our game 1. Manalo matalo, i-upload natin to, man. Hindi tayo magiging juicy. At ang purpose lang nito is to check if... Tingnan natin, ma-review natin ano ba yung mga maling moves at baka sakaling matuto tayo doon. So, let's go! Don't forget to like this page and also, don't forget to like the Tyrant page, man. Maraming malalakas dyan, man. At baka, syempre, pagtagal-tagal, may mga pakulo din sila. So, nakakamiss yung mga tournaments ngayon. Ha? Pero may upcoming tournament na darating. So, sumali ako doon. It's from the AG. Hopefully sana. Ano lang, patanggal kalawang. Kahit tanggal kalawang, kalawang pa nga din ako. Hindi naman ako gumalik. So, let's go. It's a Aphelios Fiora deck. So, ang madalas na nakikita ko, it's a Fiora Zoe or Aphelios Fiora Shem. Pero ito medyo bago. So, tingnan natin. So, this card, pwede rin. Pero usually, mas gusto ko sanang nauuna si Zoe. Let's try to remove Speltif. Keep na natin yung 2, 3, 4. Ay, 2, 10. Yung, ano ba to? Gift from beyond. We got Zoe. We can put that down. I don't know kung ano yung pwede nga ilabas dyan. And there you go. Yeah, we can attack. So next turn, ang bala ko ibaba is si Crimson Disciple. Pero pwede siya mag-develop. Tingnan natin. But he didn't develop, so we'll just take that time. Siyempre din natin i-block yan. Sayang si Zoe. Let's do this shit. Okay. There you go, the Egghead Researcher. Pwede natin ibaba ito mamaya. Si Trifern Hopeful. Pero pag binaba niya si Fiora, kasi nasa range na siya ni Fiora, ito lang i-attack natin plus si Zoe. Pero tingnan natin. Pwede rin siya mag-sharp sight para maging elusive din yung unit niya. Pwede niyang i-block si ano. Okay, hindi. So let's try to attack this. Ilagay natin sa ulit si Zoe. Kasi either... Sabagay, pwede rin naman niyang ano yun. Tingnan natin ang gagawin niya. Sharp sight. Nope, he used the hush. Patay na si Zoe, but it's fine. Okay. Matira matibay. You get the hush. And there you go. Zoe down. Zoe pa lang. Wala pa lang Y. Zoe lang. Tama ba pagkabigkas ko? This one is for our heavy hitters. Pang ano natin yan? Pang late game. Ito rin. Pang kill natin to. If mababa na siya. There you go.
So, we can do this shit. Tingnan natin kung anong meron. Kung may maganda ba. Okay, I preferred siguro mag-serpent muna tayo. Let's try to put this down. Usually may transfusion to. Pero yun, wala siyang Zoe kasi kung, ay kung may Fiora siya, binabana niya yon. So let's put Iron Ballista. Unless sinantay niya maubos mana ko. Okay, what's this? 5-3, use a Philius. Okay. It's nice, we can use this one. Hindi ko alam kung attack siya, pero hindi siya attack dito. Okay, that's good. And there you go. There goes Darius. Isa lang yan. Isang piraso lang yan. So what should we do? I think we can use this. Tawag tayo ng unit. Using the Crescendum. And how about we use Calibrum? Pero wala naman tayong Aphelius to use that. Pero natin pag si Hopeful, no? Hindi si Hopeful. We are just hoping. Yun nga lang, medyo RNG-based yung nagawa natin doon, no? Kasi may isip na ibang tutukast, eh. Natutuwa kasi ako kay Crimson Disciple. Malakas yung health niya, yung pet niya. 3. Pero dati mas malakas yan. 2 damage yan, eh. So there you go. He's the Gravettian. Calibrum pala, sorry. Oh, crap. We should attack. Dapat pala umatak na ako nun, man. Okay, what should we do? Do we kill that shit? What if we all auto-attack? Aggrohan natin. Tingnan natin kung tama ba itong gagawin ko. Will we do aggro? No, I think it's ideal pag ito na lang kinuha natin. Tingnan natin kung anong gagawin niya. And he blocked it. Yeah, I will just take 4 damage. Nope, he used that. Toughness. He got tough, mate. Okay. I don't know, ba't ko ginawa yun. Bala ko sana. Mas mag-cost tayo ng damage para mas mababa natin si Darius. But, tignan natin. Ang isang pang-late game ko din dito yung mga invokes ko. So, kayong star shape. Ano yun? Yung 5 to cast na heal. Okay, and he stun it. Stun pa yan next turn. So that sucks, mate. There you go. There you go. Okay, there goes our hopeful. And we are hoping. Okay, Will Temple. Sige, lapag natin to. Oh, I can't wait. Yan natin. Pwede natin ibira to, eh. Sabay lapag nito. The more we learn, the less we fear. Do you think we should do, mate? Pwede na natin ibira to, eh. Tingnan lang natin. Wala mga attack lang naman dyan. Ito eh, si Aphelius. So, sige, ibira natin. Boom! Down to 9. So, magle-level up na si Darius ngan. And he didn't attack, mate. He didn't attack. Okay. Pwede pa rin yung patay siguro to, eh, no? Using yung Consorted Strike. So, I think we can use this. Sige, try natin. Medyo greedy tong galaw na to, men. Pero, yeah. Iisa lang kasi siya, men. Eh, ito, sige, ito muna. Medyo greedy kasi. Pero medyo kabahan siya ng OT, men. Yan na natin. Pero pwede siya mag-heal kasi Targon siya, eh. Tingnan natin. Let's find out, mate. Let's find out. Really summon. Okay, Crescendum. Alam kong dragon siguro yan. Another dragon. I think we can attack now. Let's try to attack. Tingnan natin kung ano gagawin niya. Either isang tatagos yung Crimson Disciple dyan. Okay. Ay, hindi pala tatagos, man.
Sakto apat pala, sorry. Sorry about that. Tingnan natin ang nasagot. Next turn, pwede tayo mag-Captain Faron. What is this? Or we can use this plus this. Pwede sana to eh, pero feeling ko medyo greedy yung move. Wala ako after nun eh. Wala akong ibang sagot o pwedeng gawin. At wala, usually pag may mana ka, pwede mong mabluff din kasi yung kalaban mo eh. There you go, mayroon nga siyang Consorted Strike. Wala nga na sinasabi ko. Okay, but not bad. Sige. Buti na lang, hindi natin binabato, no? Kasi pagkababa natin, putik, patay din siya eh. So it's useless as fuck. We can put this down if we want. Kasi burn din naman yung dalawang mana natin. Hindi rin magagamit. There you go. He killed it. He killed it. May mga dragon siya dyan. So, tignan natin. Kung ano mga dragon yung nakuha niya. Pwede yung Mind Splitter or Screeching Dragon. Or yung may Dragon na Fury. Let's find out. Tignan natin. And he got Hash. Nice. That's nice. Pwede natin ibaba to. Papain na natin to. Or pwede ito papain, no? Kasi mag-produce ng dalawang ano yan eh, decimate. Pwede kong ilapag to, ngunit. Pwede ito, kasi may Hash naman tayo after. Kaya okay lang papatay natin yan. Pero marami siyang mana. At marami siyang card. Marami siyang sagot. Kaya di pa tayo pwede magpakakampante. So this is our game 1 for this ano, for this deck. So it's a series of 3 decks. Ay, 3 games, sorry. Per day, I'll try to upload a matchup with this deck. Mas preferred sana natin mga meta makalaban natin. Pero baka by the next expansion, mag-iba na ang meta. We don't know. Kasi maraming cards lalabas, bagong region, so mas kahindik-hindik. Tingnan natin kung sino ba ang maghaharing hari ng meta. So I think medyo matinding pagpaplano ang ginagawa ng ating kalaban. Pwedeng mabibigat yung dragons niya, no? Kasi pag nilapag niya, pwedeng committed na yung laro niya doon. Or pwedeng na-disconnect din siya. We don't know, mate. So, matagal-tagal na loading to. Pag-aantay. Okay, there you go. So, what should we do, guys? What should I do? I'm thinking Faron. Oh, pwede kasing, may mga iba kasi ginagawa talaga yun eh, para maisip na na-disconnect and mag-all out, ubos mana. But, I think this is my game plan. Captain Faron plus the 2 decimate. Dati tatlo yan. Ngayon, dalawa na lang. Okay. I don't know if na-disconnect siya. Na-dismaya ba siya sa buhay niya or ano. Pero marami pang sagot eh. Hindi pa pwede sabihin na talagang talo na siya eh. Targon yan, men eh. May mga healing, ano yan, healing spells. Oh no, what happened there? After this, we'll attack with all our might. We got the star shaping. Yung sinasabi ko. So we attack. Try to attack. Tignan natin. Kasi ito sakto. 8. 10 mana. We got at least 12. And yes, he was disconnected. I don't know if he quit. Tinawag ng nanay niya o kumain ba siya o ano. Nag-aral. May module. Kaya nag-quit na lang siya. Hindi na niya tinapos ang ating laban. So there you go. We got that win. And we'll try to upload again tomorrow. And don't forget to like this page. And Safetyr Gaming. And also like Tyrant page, man. Search nyo lang Tyrant sa Facebook. Isa sa mga malulupit na ano yan. Lore players. Pag gusto nyo pa ng mga maraming lore content, just follow that. And usually may mga ano rin sila dun. Mga news about Legend of Runeterra. You can also follow Adeltrocity, yung mga idol natin yan, men. Dito sa eksena.
So, you can also follow his page kasi may mga minsan nagbibigay din siya ng mga deck codes doon. Regarding with the deck codes, ipopost ko yung deck code nito. Kung gusto nyo subukan or kung gusto nyo ayusin, yan, pwede naman. So, it's just a fun deck, hindi siya meta. So, thank you and see you again. Salamat sa panonood.